Hello everyone, I am Angkat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang slope of a line. Okay? So pag sinabi nating slope, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay kung gaano katarik. Okay? So, ano ba ang formula natin dyan? Slope is equal to rise over run. Itong rise na to, ang ibig sabihin nito, vertical change. At para ma-solve natin yung vertical change, ito yung gagamitin po nating formula. Y sub 2 minus y sub 1. Okay po. Next, divided by run. Yung run naman natin dito, para ma-solve natin siya, ibig sabihin kasi ng run ay horizontal change. Itong horizontal change ay makocompute natin sa pamagitan ng x sub 2 minus x sub 1. Okay po. Yan ay kung meron tayong 2 points. Okay, so umpisa na natin. Number 1. Find the slope of a line whose coordinates are 2, 1, and 6, 3. Okay? So, recall ulit natin yung slope formula natin. So, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Meron tayong unang point dito. Ito yung unang point natin. Coordinate niya 2, 1. Yung unang number, ito yung x sub 1. Yung pangalawang number, ito yung y sub 1. Okay? Dito naman sa ating pangalawang point o pangalawang coordinate, yung unang number dyan ang magsisilbing x sub 2. At yung pangalawang number natin ay ang y sub 2. Ayan. So, mayroon na tayong palatandaan nasan ang x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Next. So, ilalagay na natin siya sa ating formula. So, m is equal to y sub 2 daw. Ito yon, y sub 2 daw yung una. So, yung y sub 2 natin ay 3. Ito yon. Minus, yung y sub 1 natin ay 1. So, 3 minus 1. All over, next, sa formula natin, x sub 2 ang susunod natin kailangan. So, ito yon. 6 minus, susunod natin, hahanapin ay ang x sub 1 at ito yung 2. Ayan. And then, mag-proceed na tayo sa operation. So, 3 minus 1 is 2. Over 6 minus 2 is 4. Tama? So, meron tayong 2/4. Fraction po ito. Kung kayang i-reduce sa lowest term, i-reduce po natin. So, paano natin i-reduce ang 2 over 4? Mag-divide tayo gamit yung GCF o yung pinakamataas na pwede natin ipan-divide. At sa case na to, ang GCF ay 2. Next, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So, our slope for the given points, 2 points, ay 1/2. Okay? Try nating i-graph para makita natin ano bang itsura ng line na to. So, sa ating rectangular coordinate system, itong dinodrawing ko, ito yung y-axis. Susundan ng x-axis, yung pahiga. Kapag nagdodrawing tayo, teka lang ha, burahin ko po ito para makita niyo yung unang point natin. Yeah. Kapag nagdo-drawing tayo, yung unang point, pahiga ang tinutukoy natin doon. Itong horizontal axis. So, ang unang point natin ay 2, 1. 1, 2. 2 dapat. And then, yung pataas, 1. So, ito yung 2, 1. Yan. Susunod natin ay 6, 3. So, bilang tayo ng 6 pahiga. Papunta sa right. Bakit? Kasi positive to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then pataas, 3. So, 1. Meron tayo dito, 1, 2, 3. Yan. Tapat lang natin. So, ito ang ating 6, 3. And then, let us try to connect the two points. Yan. Ganyan ang itsura ng line natin. No? So, ito yung ating line at ang slope niya ay positive 1/2. Kung mapapansin mo, yung line natin ay papunta sa yan, papunta dyan. Para siyang pakanan, no? So, kung pakanan ang line, yan. Ang ibig sabihin po niyan ay, so, mula kaliwa, pakanan. Ang ibig sabihin po niyan ay positive dapat ang magiging slope natin. Palagi pong ganun, ha? Kung paraging mula sa kaliwa, papunta sa kanan, palaging positive ang slope natin. So, tama yung na-compute natin na positive. Next example.
-26 and 0, 2. Okay? Identify natin yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, ito yon. X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay po? So, next tayo. Supply natin sa ating formula. So, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, m is equal to y sub 2 natin ito. So, 2 minus, ito yung ating y sub 1, 2 minus 6, all over, ito yung susunod natin, x sub 2, 0, minus, negative 2 to, so magiging negative 2. Yan. So, equals, what is 2 minus 6? Negative 4 po. All over, what is 0 minus negative 2? Pag nagtabi itong dalawang to, nagiging plus po yan. Okay, so ito ay magiging 0 plus 2. So, that is 2. And then, division ang susunod nating operation. So, negative 4 divided by 2, magkaibang sign. So, negative 2. Okay. So, yung na-solve natin kanina, positive. This time, meron tayong negative. Okay? So, ipakita ulit natin ano bang itsura niyan sa ating rectangular coordinate system. Unahin natin yung ating unang point. So, ang ating unang point ay negative 2, 6. So, negative, papunta sa kaliwa. Negative 2, pataas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yun. Negative 2, 6. And next, 0. Hindi ako aalis dito. Pero akit ako ng dalawa. Kasi 0, 2. Ayan. Ito yun. Okay, 0, 2. And then, let's try to connect the two points para mabuo na natin yung line na tinutukoy. Yan. Diba, mula kaliwa, ayan. Parang kung titignan mo, para siyang pakaliwa, no? So, ibig sabihin, kung ganyan ang itsura ng graph, tayo ay magkakaroon ng negative slope. Okay po? So, that's our second example. Next, let's have our third example. Negative 3, 3, and 0, 3. So, ito ulit yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Yan. Para tandaan lang natin yan. Next, ito ating formula. M is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Ilagay natin itong mga values na meron tayo. So, ang y sub 2 natin ay ito. 3 minus y sub 1 natin ay ito. So, 3 minus 3 yan. All over y sub, x sub 2, ito 0, minus negative 3. So, pag sinolve natin, 3 minus 3 is 0. And then, 0 minus negative 3 magiging plus po yun. So, this is now positive 3. So, 0 plus 3 na ang katumbas nun. And 0 divided by 3 is equal to 0. Naiiba na naman itong example na to. Bakit? Kasi meron tayong 0 slope. Tignan natin sa graph kung ano ang itsura ng 0 slope. Sabi nga natin, di ba? Ang slope ay ang kung gaano katarik ang isang linya. Okay. So, first point natin. Yan. Linisin lang natin para nakita ninyo. First point natin ay negative 3. So, 1, 2, 3. Negative 3, 3 daw. So, 1, 2, 3. Pataas. Yan. Negative 3 to. Negative 3, 3. Yan. Next, 0, 3. Ito yung 0. Pero akit ako ng 3. 1, 2, 3. Yan. So, this is 0, 3. So, kung we will connect these two points, yan. So, pahalang siya. Tama? Kapag ganito ang line natin, wala siyang tarik. Kumbaga, hindi siya matarik. So, ibig sabihin, ang slope o line na hindi matarik o walang tarik, dahil flat po siya, ay merong zero slope. Okay? So, next, let's have our last example. So, ganun pa rin. Ito, kapag gamayin nyo na, hindi nyo na po kailangan lagyan ng palatandaan, ha?
So, x sub 1, y sub 1. Gitin natin. Ito, x sub 2, y sub 2. Okay? So, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. And then, m is equal to, so ito yung ating first number, 3 minus, ito natin, 3 minus, ito yung pangalawa nating y, so that's 1. All over, ito naman tayo, 2 minus, ito ay 2. Solve natin, 3 minus 1 is 2 over 2 minus 2 is 0. At kapag nagdi-divide tayo ng any number by 0, sagot dyan ay undefined. Pwera po pala yung 0 divided by 0. Okay, so that's undefined. Okay? So check natin ano bang itsura ng line na to kaya. So this is our rectangular coordinate system. Yeah, pagpasensyon nyo ng drawing kung hindi magkagandahan. So, 1, 2, 1. Bakit ganon? Kasi 2, 1 ang aking tinatry na i-plot. So, this is 2, 1. Next po ay 2, 3. Okay? So, 1, 2, 1, 2, 3 pataas. Yan. So, this is 2, 3. Yan. Kung makikita nyo, pag kinonek natin yan, ito ay isang vertical line. So, ang vertical line, ang slope po niyan ay undefined. Okay? So, yung pinakita ko po sa inyo ay getting the slope of a line if we are given 2 points. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Salamat po!